blessings sa Thursday po sa inyo lahat. It's a rainy day. So dapat mag-iingat po tayo sa labas. Nasa kwarto lang po ako. Hindi po ako nag-gamit ng easel ngayon. In this episode po, isi-share ko po sa inyo o i-discuss yung paano ko po yung ginawa one of my favorite subjects, ang Philippine Eagle po. Kasi ito pong subject, parang ito na eagle ay pinatay noon many years ago sa Mindanao. Yung mga hunters or isang hunter doon, pinatay siya. Pero nag-surrender siya sa Philippine government. So, in this episode po, ilalarawan ko pa lang po sa inyo yung paano ko ginawa yung abusive style at saka yung impressionism style ko po. Ito po ang Philippine Eagle natin. So, nasa kwarto lang po ako. Iba ko gumamit ng easel. Just a quick sharing lang po. Presenting to you the Philippine Eagle subject ko po. So, yung subject natin, hindi natin parang hindi natin linagay sa middle po. So, nasa gilid. Parang Fibonacci na rin. At saka yung contrasting ng colors po, yung sa malapit, yung kanyang warm colors, dapat makikita talaga. Touch of abusive in the sense na yung mga vivid colors, dapat kung amber, dapat yung green dapat. But ito impressionism din kasi we will only catch the fleeting moment of the light, like sa araw, yung mga may touch of light lang. Kasi syempre, kahit nasa malayo, hindi na makikita yung mga puno sa malayo or yung forest trees. Tapos, kailangan yung light talaga ay nakasunod. Nakalusot pa rin, no? Ganun lang. So, parang naglalaro lang, oh. So, you paint the subject, and as you paint, conscious ka sa light and shades and values, parang academic na rin. Tapos, dapat ma-identify talaga yung cool at warm at saka yung modulation ng colors. Okay? So, kasi yung pakpak niya ay parang ano yan, parang nag-stretch siya yung agila natin. So, dapat talaga yung modulation ng color ina-apply talaga sa canvas. Yung amber sa malayo, may touch of light pa rin. Yung amber sa malapit, so patungong dark side, so may modulation siya. So, medyo brownish na doon. Dito sa malapit, medyo parang lamp black. So, ganun yun. Yung agila natin ay nakatingin sa atin. Siyempre, agila yan, parang mabagsik. Pero, ang kanyang, ano, the way nakikita niya tayo, parang napakabait niya. Parang napaka-welcoming niya sa jungle. So, siguro, ganyan lang po. Kasi, if we apply the impressionism sa kafobism, napakaganda kasi ma-form talaga yung figures kasi impressionism yan. At saka, at the same time, buhay na buhay ang colors kasi sa fauvism. Okay, so, parang monochrome na rin for realism. No? For realism. Pero ang kagandahan nito, makikita talaga yung textures ng mga paints. Yung pintal na ginagamit natin sa kabuhay na buhay sa malayo. Alright, that's all for today. Thank you so much for watching. At saka yung baguhan lang sa ating channel, please po, paki-subscribe po. At saka paki-share. Thank you so much po for watching this video. Saka sa next video natin na tungkol sa artwork, saka religion, at anything spirituality. Kasi yung talents natin, i-offer natin ni Lord lahat. Yan. So, i-share din natin sa lahat.
yung mga wisdom ni Lord. Thank you so much for watching. Take care po. God bless po.